Ano ba naman tong buhay na to? Mayaman nga, pero bigo naman palagi sa pag-ibig. Walang nagiging tapat sa akin. Lahat na lang ay niloloko ako. Saan ko pa kaya matatagpuan ang tunay na pag-ibig? Malungkot na tanong ni Jason sa kanyang sarili habang nakatanaw sa malayo. Anak ng isang mayamang negosyante itong si Jason. Lumaki siya na halos lahat na yata ng bagay na gustuin niya ay kanyang nakukuha kaagad. Pero pagdating sa pagmamahal ng isang nobya, ay salat siya rito. Inaamin niya na nakasampung girlfriend na siya. Pero ang lahat ng iyon ay walang tumatagal ni isa. Ngunit hindi pa rin siya sumusuko na meron pa rin magmamahal sa kanya ng tapat at totoo. Kahit ibinaba niya na ang kanyang standard pagdating sa pinipiling babae. Ayaw niya nang may marangyang buhay rin na gaya niya. Dahil kahit pareho ng estado, ay pineperahan pa rin siya. Mahilig pa nga sa mga material na bagay ang mga ito. Maghahanap na lamang siya ng simpleng dalaga na bibiyag sa kanyang puso. O yung klase ng babae na hindi pera ang habol sa kanya. Isang araw, ay nakaisip ng ideya si Jason para matagpuan niya ang pinapangarap na dilag. Dahil dito, ay pinasikaso niya na lamang sa nakababatang kapatid ang family business nila. Samantalang siya ay nag-apply ng trabaho. Sa malaking kumpanya siya nag-apply, ngunit hindi sa mataas na posisyon, kung hindi sa pinakamababa lamang. Iyon ay walang iba, kung hindi ang pagiging kargador. Ito ang napili niya na maging simpleng buhay lamang. Agad naman siyang nakapasok bilang isang kargador sa isang cargo company. 8 oras ang pasok niya roon. At dahil lumaki siyang may magandang buhay, aaminin niya na nahihirapan siya sa ganitong uri ng trabaho. Akala niya kasi ay madali lamang ito. Pero dahil sa ang lalaki ng mga kargamento na kanilang binubuhat, ay nakaramdam siya ng matinding pagod at sakit ng katawan. Isang gabi, tapos na ang duty niya at nag-aabang na siya ng sasakyan pa uwi sa kanila. Pero hindi niya alam kung bakit siya napatingin sa hindi kalayuan. May simbahan kasi roon at sa tapat nito ay may nagtitinda ng mga kakanina isang dalaga. Parang minagnat siya ng kagandahan nito. Kahit simple lamang ang kasuotan nito, ay tumitingkad pa rin ang kagandahan ng mukha nito. Aktong lalapitan niya na sana ang babae, nang bigla na lamang itong lumayo kaya't hindi niya na naituloy pa ang pagpunta roon. Sakto namang dumating na ang jeep, kaya't sumakay na lamang siya. Ipinangako niya na lamang sa kanyang sarili na sa oras na muli niyang makita ito, ay bibili siya ng paninda nito at makikipagkilala rin siya. Nang makauwi na ng bahay, ay bigla siyang sinalubong ng kanyang ina na si Doña Carmen. Saan ka nanggaling? Bakit sa kapatid mo pinapaasikaso ang negosyo? Nag-aaral pa yun ha? Samantalang ikaw ang naka-assign doon. Natameme na lamang si Jason dahil sa sinabi ng kanyang ina. Pero sa uli, inamin niya na rin ang totoo. Naghanap po kasi ako ng trabaho, ma'am. Ano? Are you crazy? Meron ka namang trabaho ha? At yun ay ang pagmamanage mo ng business natin. Teka, anong klaseng trabaho ba ang in-applyan mo ha? Sobra-sobra ang kaba niya nang tanungin niyo ng kanyang ina. Ngunit mas pinili niya na lamang sabihin ang totoo. Kargador po ma, sa isang forwarding company. Biglang nanlaki ang mga mata ni Doña at bakas na bakas sa anyo nito ang labis na pagkabigla. Hindi nagtagal ay nakabawi rin ito sa pagkabigla. Nasisiraan ka na ba ng ulo ha? Kilalang negosyante ang pamilya natin. Ano bang naisip mo at pinasok mo yan? Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga tao na meron akong anak na hampas lupa? Ngayon pa lang ay mag-resign ka na doon. Pero hindi niya na lamang sinagot ang kanyang ina. Dali-dali na siyang pumasok sa silid. Wala kasi siyang balak na sundin ito. At dahil sa pagsuway niya rito, sa mga sumunod na araw, hindi na siya binibigyan ng pera ng kanyang mga magulang. Kahit nagsumikap na lamang siya na tumayo sa kanyang sariling mga paa. Magmula rin ito, hindi na siya pinapansin pa ng kanyang ama't ina. Marahil sa sobrang sama ng loob ng mga ito sa kanya. Kinagabihan, pagkatapos ni Jason ng trabaho, bumuhos ang napakalakas na ulan. Wala naman siyang masakyan dahil punuan na at rush hour pa. Kahit niisipan niya na lamang na sumilong sa simbahan. Lagi naman kasing bukas ang gate nito. Naupo na lamang siya sa main door ng simbahan dahil merong silya roon.
Sa palagay niya ay isang oras ang itatagal ng ulan base sa lakas nito. Maya-maya pa ay lumingon siya sa loob ng simbahan. Namilog na lamang ang kanyang mga mata nang masilayan na naroon ang babaeng nagtitinda ng kakanin at ito ay nagdarasal. Pinagmasdan niya ang dalaga at mukhang napaka-reliyosa nito base sa ikinikilos nito. Ito yung tipo ni Jason, isang taong malapit sa Diyos at may mahinhin na kasuotan. Gusto niya yung klase ng babaeng kagaya ng kapanahunan ng kanyang lola. Nang matapos ng magdasal ang dalaga, kusa naman siyang lumapit rito. Miss, may laman pa ba yung dala mo? Tanong niya rito dahil napansin niyang halos wala ng laman ang daladala nitong bilao. Bigla namang napangiti ang dalaga. Naubos na kanina kuya eh. May misa kasi kanina kaya maraming pumili. Umuulan at medyo malayo pa ang sa amin, kaya dito muna ako nanatili. Dahil dito ay napangiti na rin siya. Naupo siya sa silya na medyo malapit sa dalaga. Pareho pala tayo. Wala akong masakyan eh. Ako nga pala si Jason. Ikaw, anong pangalan mo, miss? Eunice. Eunice ang pangalan ko. Masaya akong makilala ka, kuya Jason. Ano nga pala ang trabaho mo? Matanong ko lang. Gabing-gabi na kasi ang uwian niyo eh. Isa akong kargador dyan sa may forwarding company. Malapit dito sa simbahan. 8 oras kasi ang duty ko roon eh. Ikaw ba? Pagtitinda ba ng mga kakanin ang hanap buhay mo? O meron pang iba? Naging matanong na rin si Jason rito dahil mukhang friendly naman ito. Opo, ito lang ang hanap buhay ko. Mahilig kasi akong gumawa ng mga kakanin. Natutunan ko ito sa nanay ko. Wala akong mahanap na matinong trabaho eh. Kasi grade 6 lang kasi ang natapos ko. Pero hindi yun lang para makatulong sa pamilya. Gusto pa sanang magtanong ni Jason. Kaso nga lang ay baka masyadong personal na yun. Ngunit sa uli lumabas nito sa kanyang bibig. Eunice, pwede bang huwag mo na akong tawagin kuya? Parang hindi naman nagkakalayo ang edad natin eh. Matanong ko lang Eunice, may asawa ka na ba at anak? Bigla naman itong natawa sa kanyang sinabi. Wala pa akong asawa Jason, dalaga pa ako. Tinutulungan ko pa kasi ang nanay ko. May kapatid kasi akong may mental disorder eh. At si nanay ang nagbabantay, samantalang ako ang kumakayod. Mahina na rin kasi si nanay eh, kaya't ako na lamang ang nagdesisyon na maghanap buhay. Dahil dito, ay biglang nakaramdam ng awa si Jason. May mabigat palang suliranin ang kausap niya. Naaawa rin siya sa ina nito, dahil batid niya kung gaano kahirap ang mag-alaga ng isang may kapansanan, lalo na sa edad nito. Ganun ba? Pwede bang kapag day off ko, puntahan kita sa inyo para tulungan kang gumawa ng mga kakanin? Dahil sa kanyang sinabi, ay napatitig ito sa kanya. Ibig bang sabihin ito nakikipagkaibigan ka sa akin? Alam mo bang pinag-iisipan ako ng mga tao na abnormal rin? Ang iba ay pinagtatawanan ako at ang ilan naman ay naaawa kaya maraming bumibili sa akin ng kakanin. Pag-isipan mo talagang maigi kung talaga bang makikipagkaibigan ka sa isang taong gaya ko? Mabilis namang sumagot si Jason. Hindi naman ibig sabihin na porket may kapatid kang ganon ay ganoon ka na rin. Saka ano namang masama kung meron siyang kapansanan? Ang mga normal na tao ang madalas na nakakagawa ng kasalanan sa mga mata ng Diyos. Minsan kung sino pa ang nasa tamang pag-iisip, ay sila pa ang maraming kasalanan. Samantalang ang may kapansanan, malayo sa kamunduhang gawain. Tanggap kita kung sino ka man, Eunice. At oo, gusto kong makipagkaibigan sa'yo. Pwede ba? Sambit ni Jason, sabay abot ng kamay sa dalaga. Sa una, ay mukha itong nagdadalawang isip. Ngunit hindi nagtagal, ay iniabot na rin ito ang kanyang kamay habang nagsasabi ng, "Oo, pwede Jason, friends na tayo ngayon ha." Magmula nga nito, ay naging magkaibigan na nga sila. Napapagawi si Jason sa tahanan nito kapag wala siyang pasok. Welcome naman siya para sa mga kapatid at ina nito. Isang araw, ay niyaya siya ni Eunice na magtungo sa sementeryo para dalawin ang namayapa nitong ama. Ayon sa kwento ng dalaga, ay naaksidente raw ito. Nasagasaan ito ng truck. Talaga? Birthday mo pa nang mangyari yon? At may regalo pa sana sa iyo ang papa mo? Tanong niya rito. Oh Jason, sa tabi ng bangkay niya, naroon ang damit na ibinili niya sa akin at ito nga yun, ang suot-suot kong bestida. Mahal na mahal ka ng papa mo
at iyak kong masaya na siya ngayon kung saan man siya naroon. Tugon ni Jason. Sana nga Jason, hanggang ngayon kasi hindi ko pa rin tanggap ang pagkawala niya kahit 6 na taon na ang nakakalipas. Nauunawaan kita pero dapat ay matuto ka rin tanggapin ang masasaklap na katotohanan. Teka, maglinis tayo at sindihan natin ang kandila dahil mamaya ay magluluto pa tayo ng mga kakanin. Sambit niya rito. Oh sige, siya nga pala. Sigurado akong kumpleto pa ang ama't ina mo, no? Ano nga bang mga pangalan nila? Pwede bang makabisita rin sa bahay nyo? Dahil sa klase ng tanong ni Eunice, ay natahimik na lamang ang lalaki. Ayaw niyang sabihin ang tunay na pangalan ng mga ito dahil gusto niyang maging low profile lamang sa paningin ng dalaga. Ayaw niyang banggitin ni isang mayamang negosyante ang kanyang mga magulang kahit nagsinungaling na lamang siya rito. Nag-imbento lamang siya ng pangalan at sinabihan niya ang babae na ipapakilala niya rin ito kapag hindi na busy ang mga magulang niya. 3 oras silang nasa simenteryo habang nagkikwentuhan. Doon na nga rin sila nananghalian. At pagkatapos nito, ay umuwi na rin sila para magluto ng paninda. Pagkuway nagtinda na rin sila sa tapat ng simbahan. Nag-umpisa yon bago magmisa hanggang sa maubos ang lahat ng nasa bilao na dala nila. Ang bilis maubos ha, ni isa ay walang natira. Paano ba naman kasi, may kasama akong gwapo eh. Kahit maraming bumibiling mga babae. Natutuwang sambit ni Eunice. Marami rin namang bumibiling mga lalaki ha. Dahil napakaganda mo Eunice. Nakangiting tugon naman ni Jason na siyang ikinamula naman ng pisngi nito. Dumiretso sila sa parisan para bumili ng ulam nila Eunice. Pagkatapos bumili at habang naglalakad na sila pauwi ay biglang nagsalita ang dalaga. Alam mo, kapag nakaipon ako ay gusto ko rin magpatayo ng parisan. Biglang napangiti ang pinata. Hayaan mo matutupad rin yon basta't magsikap ka lamang. Pero kung gusto mo ay mag-ipon challenge tayo. Tutulungan kita sa pag-iipon. Namilog na lamang ang mga mata nito nang marinig yon. Talaga? Tutulungan mo akong mag-ipon? Baka naman hanapan ka ng family mo ha? O naman. Pero basta magkasosyo tayo ha? Saka may magandang hanap buhay naman ang pamilya ko. Binata pa ako kaya wala pa akong binubuhay. Gusto ko lang makipagtulungan sa'yo. Tugon niya rito. Kaya naman dahil sa labis na tuwa ng dalaga, ay napayakap na lamang ito sa kanya habang ito ay nagpapasalamat. Yun nga ang ginawa nila. Nag-ipon challenge sila hanggang sa makapag-ipon naman ang makalipas ng ilang buwan. Kahit papaano ay nagkaroon sila ng business, kahit maliit lamang iyon. Nakatayo ito malapit sa bahay nila Eunice. Ngayon ay kumikita na sila kada araw ng 4,000. Dahil dito, minsan na lang nakakapagtinda ng kakanin si Eunice. Samantala nang makauwi na galing sa pagtitinda ng pare si Jason, ay bigla naman siyang kinumpronta ng kanyang ama. Bakit kailangan mong magtrabaho sa mababang posisyon ha? Alam mo ba na pinapahirapan mo lamang ang sarili mo? Para kang sira ulo. Lumaki kang maayos ang buhay pero ano itong pinapasok mo? Galit na sambit ni Don Julio. Dad, hayaan nyo na lamang ako. Gusto ko lang naman kasing makaranas ng simpleng buhay. Saka malapit na rin akong mag-resign sa pagiging kargador ko dahil meron na po akong negosyo. Saka kayo na rin naman po ang nagsabi na lumaki akong mayaman kahit gusto ko namang makaranas ng ibang estado ng buhay. Saka gusto ko na po makahanap ng babaeng mamahalin yung hindi pera ang habol sa akin. Kaya yun rin ang dahilan kung bakit ko pinasok ang bagay nito. Gusto kong makaranas ng may magmamahal sa akin kahit ganito lamang ako. Paliwanag ni Jason. Kung ganon, may erereto ako sa iyong babae na hindi lang pera ang habol sa iyo dahil mas mayaman pa sila kaysa sa atin. Pakihikayat ni Don Julio. Huwag na dad, dahil meron na akong natagpuan. Panliligaw na lamang ang kulang. At sino naman yun? Basta dad, makikilala niyo rin siya. Siguraduhin mo lang na hindi pera ang habol sa iyo ng babaeng yun ha. Dahil sa oras na peperahan ka lang ulit at naubos ang ipon mo, ay wala ka nang aasahan na tulong mula sa amin ng mami mo. Seryosong paalala ng Don. Opo dad, hindi na po ako umaasa sa inyo. Tumatayo na po ako sa sarili kong mga paa. Maikling tugon naman ang binata. Pagbibigyan ka namin ng mami mo sa kalokohan mong yan. Pero huwag kang magsisisi sa huli ha. Sige na, mag-dinner ka na doon sa kitchen. At pagkatapos ay matulog ka na. Mukhang marami ka pa kasing gagawin bukas eh. Dahil gutom ng sandaling iyon si Jason, ay kumain na nga siya.
Pagkatapos ay dumiretso na siya sa kanyang silid upang matulog na. Kinabukasan, trabaho kaagad ang inatupag niya at sa pag-uwi ay negosyo naman. Habang nagluluto, bigla na lamang siyang tinanong ni Eunice. 10 buwan na tayong magkaibigan, Jason, na, pero hanggang ngayon, hindi pa ako nakakapunta sa bahay niyo. Kailan ba talaga? Parang napaka-misteryo mo namang tao. Dahil dito, ay natigilan siya sa ginagawa. Iniisip niya kung ano ang sasabihin. Pero kalaunan, meron na siyang naging paliwanag. Ay, nakalimutan ko lang. Gusto mo bang sumakalawa, ipunta kita roon? Oo naman, anytime, sagot ni Eunice habang ito ay nakangiti. Napagdesisyon na ni Jason na wala na siyang dapat na itago pa. Nahuli niya na rin kasi ang ugali ni Eunice. Napakabait nito at marunong makibagay sa kanya. At isa ba, ay talaga namang maasikaso ito sa pamilya na siyang lalong nagpadagdag ng puntos nito para sa kanya. Kinabukasan, nagpagpasyahan muna nilang huwag na munang magtinda ng pares at bagkos ay natulungan sila ni Eunice sa pag-aalaga ng kapatid nito. Mahirap dahil paiba-iba ang ugali ng bata, pero pinagtiyagaan ito ni Jason. Maya-maya pa, ay biglang nagsalita ang ina ni Eunice. Ito ay si Aling Susan. Iyo, maraming salamat sa pagtulong sa anak ko, ha. Kung hindi kasi dahil sa iyo, hindi siya magkakaroon ng negosyo. Kung wala ka, baka magkasakit sa pagtitinda ng kakaninang anak ko. Nako, madalas siyang abutan ng ulan eh. Napangiti naman ang binata. Wala po yun, Aling Susan, nang dahil sa pagtutulungan namin, kaya rin siya nagkaroon ng business. Nang matapos na sila sa pag-aasikaso sa kapatid ni Eunice, nagkwentuhan sila sa likod ng bahay patungkol sa kanilang mga buhay. Konti lang yung nalalaman ko sa buhay mo, Jason, hindi tulad sa akin, na alam mo na yata ang lahat ng talambuhay ko eh. Pagkwento ka naman. Napabuntong hininga na lamang ang binata. Humuhugot siya ng lakas ng loob para ihiyag ang pinagdadaanan niya. Alam mo, bigo ako palagi sa pag-ibig. Hindi ka maniniwala sa sasabihin ko sa'yo. Nakasampung girlfriend na ako. Ang pinakamadali ko lang atang nakarelasyon ay 1 buwan at ang pinakamatagal ay 3 buwan lang. Hindi ko alam kung malas lang ba talaga ako sa love life. Kaya ngayon, takot na akong magmahal muli at baka masaktan lang ulit ako ng paulit-ulit. Napatitig naman ang may pagkaawa sa kanya ang babae. Nakakalungkot naman ang pinagdaanan mo. Pero teka, bakit hindi nagtatagal? Ano bang meron? Wala kasi akong maibigay na material na bagay. Malungkot na pahayag niya. Pero ang totoo ay nagsisinungaling siya. Ang katunayan nito ay nabibisto niya kasi ang kanyang mga ex na pinagtataksilan siya. At malaman-laman niya na lamang na pinaparahan lang pala siya ng mga ito. Dahil sa narinig ng dalaga sa kwento niya, ay napaakba ito sa kanya. Marami namang ibang babae na hindi naghahanap ng material na bagay dyan, Jason. Meron pang mga babae na sapat na ang pagmamahal at atensyon kesa sa luho. Napatitig si Jason sa dalaga. Kabilang ka ba sa babaeng yon, Eunice? Abay, oo naman, Jason. Ang pagmamahal ay walang tinitignan ng estado at kapintasan. Ang mahalaga ay maligaya ka sa taong mahal mo. Tugon nito sa kanya. Teka, may naging ex ka na ba? Wala pa eh. Wala pa akong naging boyfriend kahit isa. Pero alam mo, meron akong naging crush na anak ng mag-asawang sikat na negosyante. Nakita ko yun sa isang magazine dati. Tumutulong siya sa mga mahirap na tao. Madalas niya yung gawin. Kahawik mo nga siya eh. Kung tatanggalin mo lang yung balbas at bigote mo, tiyak na kamukhang kamukha mo siya. Ang pangalan niya ay Timothy. Ang nagustuhan ko kasi sa kanya ay tumutulong siya sa mga taong hindi naabutan ng gobyerno. Kwento ni Eunice. Bigla namang naalala ni Jason ang sandaling huli siyang nagpakuha ng video sa mga media. 3 taon na ang nakakaraan. Ang totoo niya talagang pangalan ay Timothy. At dahil nagpanggap lamang siyang mahirap, nagpaayos siya ng dokumento patungkol sa kanyang pagkatao para makapag-apply siya bilang isang kargador. Hindi na kasi imposible sa kanya ang baguhin ng tungkol sa kanya dahil marami siyang pera. Nagpatubo na rin siya ng makapal na balbas at pati na rin bigote. Para hindi gaanong mamukhaan na siya ay anak ng mag-asawang negosyante na tinutukoy nitong si Eunice. Mabuti na lamang, hindi gaanong mahigpit ang kumpanyang napasukan niya na kahit may balbas siya, ay natanggap naman siya. Nakausap niya naman kasi ang CEO ng kumpanya na gusto niyang maging low profile dahil sa ito'y kagustuhan niya.
Mabuti na lang ay nagkaunawaan sila nito. Ang CEO lamang at siya ang tunay na nakakaalam ng pagkatao niya. Ah, ganun ba? Kung kilala ka lang ni Timothy, tiyak na may gusto rin siya sa'yo dahil napakabait mo, tugon ni Jason. At biglang natawa na lamang si Eunice. Paano niya ako magugustuhan? Eh mayaman sila at sikat pa. Samantalang ako ay isang hamak na mahirap lamang. Malakas kasi ang kutob ko na hindi tumitingin sa antas ng pamumuhay si Timothy. Pahayag niya rito. Sa mga sandaling iyon ay wala pa siyang balak na sabihin na iisa lamang sina Timothy at Jason. Dahil bukas niya pa iyon gagawin. Kaya nga kanina, nag-resign na siya sa pagiging kargador. Sa kanilang pag-uusap, ay biglang nakaramdam ng hilo si Jason. Napasapo siya sa ulo hanggang sa magdilim ang lahat ng kanyang paningin. Pagising niya, ay nakahiga na siya sa papag habang pinupunasan naman siya ni Eunice ng basang bimpo sa katawan. Jason, gising ka na pala. Bakit hindi mo sinabi kanina na may lagnat ka? Yun ang dahilan kung bakit nawalan ka ng malay. Sambit ng dalaga. Sa totoo lang, hindi talaga ako sisipot kanina dahil masama ang pakiramdam ko. Gusto lang kasi talaga kitang makabanding, kaya't pinilit ko ang sarili ko. Inuubong tugon niya rito. Naho, pinilit mo pa talaga ang sarili mo? Pwede naman kahit wag na lang. Maunawaan ko naman yon dahil mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa lahat. Payag ni Eunice. Napangiti naman si Jason dahil dito. Siya nga pala, pwede bang dito muna ako magpagabi? Gusto pa kasi kitang makasama ng matagal eh. Pakiusap niya rito. Baka naman hanapin ka ng parents mo ah. Hindi yan, etetext ko na lang sila. Sige, ikaw ang bahala. Kaya naman ang dalaga na ang nag-alaga sa kanya. Bumili pa nga ito ng lugaw sa labas para lang may pakain sa kanya. Noong ibibigay na sa kanya ang pagkain at aktong kakain na siya, ay hindi siya nito hinayaan na gawin iyon. At sa halip ay susubuan raw siya nito. Sa una ay tumangki siya, pero dahil sa pamimilit nito, pinagbigyan niya na lamang ito. May kamay naman ako, Eunice. Pero, sige na nga, subuan mo na lang ako. Medyo masakit pa rin kasi ang mga braso ko eh. Sabi ko nga eh, kaya't hayaan mo na lamang ako. Tugon ito at sinimula na siyang subuan. Alam mo, swerte yung magiging asawa mo dahil maasikaso ka. Tignan mo, nang mawalan ako ng malay kanina, ikaw yung nagpula sa akin. Maraming salamat talaga ha. Wala yun. Ginawa ko lang ito dahil magkaibigan tayo. Saka tumatanaw rin ako ng malaking utang na loob sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka nag-iikaos pa rin ako sa buhay. May gininto ang puso ka dahil kahit sa kalang kargador ay tinulungan mo ako sa pag-ipon para magkaroon tayo ng business. Kaya tignan mo, mas malaki na ang kinikita ko kumpara sa dati. Nakawala yun. Yun ay dahil sa pagsisikap ko rin na magtinda ng kakanin. Umulan man na umaraw ay naglalako ka para makapag-ipon. Kaya kung wala rin yung ambag mo, baka wala tayong pangpuhunan ngayon, tugon ni Jason. Siya nga pala, mamaya ay manood tayo ng TV ha, sambit ng dalaga. O sige ba, manonood tayo hanggang sa dalawin ng antok. Nang matapos kumain ng binata, nanood sila sa telebisyon. Gabi na ng sandaling iyon. Kaya tulog na si Aling Susan at ang kapatid ni Eunice. Hindi alam ni Jason kung nagkataon lamang ba yung palabas sa telebisyon. Paano ba naman kasi, talk show iyon kung saan ang mga guests ay ang ama't ina niya. Kahit nang makita ito ni Eunice, ay tuwang-tuwa ito. Naku, sila yung parents ng crush ko, si Timothy. Saan kaya siya ngayon? Bakit hindi siya kasama sa talk show? Palihim na napangiti na lamang si Jason. Hindi kasi nito alam na katabi niya na pala ngayon yung Timothy na gusto niya. Nagbago lang siya ng konting looks. Kahit marahil ay hindi siya nito kaagad nakilala. Maya-maya pa, ay biglang umagaw sa atensyon ni Jason ang nabanggit ng parents niya sa TV. Natanong kasi sila ng host kung ano ang mensahe ng mga ito patungkol sa kanya. Ang sabi ng kanyang ina, inaamin ito sa sariling naging maigpit ito sa anak at hindi ito nagiging suportado sa lahat ng kanyang ginagawa. Ngayon raw ay magiging suportado na ito dahil alam nitong mabuti ang ginagawa ni Timothy. Halos ganon rin ang sinabi ng kanyang ama. Tama raw siya sa sinabi niya noon na kailangan ay lumabas sa comfort zone at magdiscovery naman ng ibang mga bagay. Natanong naman sila ng host kung ano ang ibig sabihin nila at ang sagot naman ni Don Julio, nag-apply sa pangkaraniwang trabaho si Timothy sa kabila ng kanilang maayos na negosyo. Dahil dito
ay nagpalakpakan naman ang mga audience sa programang iyon. Ibig sabihin si Timothy ay nag-apply sa pinakamababang posisyon na trabaho? Nako, napaka-humble naman niya, komento ni Eunice sa panonood niya. Siguro ay nagpapanggap siyang mahirap ngayon para mahanap ang tunay niyang pag-ibig. Dahil dito ay napakunot ang noon nito dahil sa kanyang nabanggi. At bakit mo naman iyon nasabi? Aminin mo nga sa akin, kilala mo ba siya? Hindi, naisip ko lang naman, siguro naghahanap lang talaga siya ng tunay na pag-ibig. Pagkatapos nilang manood, pinainom naman siya ng gamot ni Eunice sa pag-aakalang nagdidelirio na siya. Hanggang sa initid siya nito sa magiging kwarto niya. Nang siya na lamang ang mag-isa sa silid, ay meron siyang nakapa sa unan, kit inilabas niya ito. Nagulat siya dahil mga pinadevelop na litrato pala iyon na nakalagay sa isang supot. Dahil dito, iisa-isa niya na itong tignan. Nagulat siya dahil puro larawan niyon ni Timothy at may ilang mga picture niya rin, bilang isang Jason. Dito na paisip ang binata. Hindi kaya meron rin pagtingin sa kanya ang dalaga, kit meron siyang litrato dito? Dahil dito, ay napangiti siya dahil mukhang tama ang desisyon na ginawa niya na magkunwaring mahirap para makahanap ng tunay na pag-ibig. Dito na siya nakapagpasya na si Eunice ang karapat-dapat para sa kanyang pagmamahal. Kinabukasan, magaling na si Jason kahit nakauwi na siya sa kanila. Dito niya naman nakauusap ng masinsina ng parents niya. Totoo po ba yung sinabi niyo sa talk show kagabi? Maham and Dad, natanggap niyo na po ang ginagawa ko sa buhay ko? Ang magpakababa upang mahanap ang tunay kong pag-ibig? Tanong niya sa mga ito. Si Doña Carmen ang unang nagsalita. Oo, tanggap ka namin ang dad mo. Kahit kung may nakilala ka na ngayon, mahari bang iharap mo siya sa amin? Oo anak, tama ang mami mo. Gusto namin siyang makita at makilala. Ngayon lang rin namin na lamang tama ang sinabi mo noon. Kailangan mo nang makatagpo ng babaeng tapat ang pagmamahal sa iyo. Marami ka na rin kasing naging kabiguan. Kahit deserve mo talagang makahanap niyon. At 30 anyos ka na oh. Kahit kailangan mo nang lumagay sa tahimik. Patawarin mo kami anak ha. Kung naging tutol man kami sa una. Kinain lang kasi kami ng pride bilang isang kilalang negosyante. Tapos hindi ka pa namin binabahaginan sa kinikita ng negosyo natin. Magmula nang mamasukan ka bilang isang kargador. Nagsisising pahayag ni Don Julio. Wala na po sa akin yon, Dad and Ma'am. Saka mas natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa nang ginawa niyo ang bagay na yun sa akin. Pero ang mahalaga sa akin ngayon ay nagkaayos na po tayo. Sige po, mamayang gabi po ay harap ko na rin siya sa inyo nang makilala niyo na rin po siya. Paniguradong magugustuhan niyo po siya dahil mabait siya. At higit sa lahat, magaling siyang makisama. Tugon niya at hindi nagtagal ay nakipagyakapan na nga sa kanya ang kanyang mga magulang. Nang araw na iyon, ay nakipagkita ulit siya kay Eunice. Hindi ba gusto mong makita ang parents ko, Eunice? At nais mo ring makita ang bahay namin? Siyempre naman, matagal ko nang inaasam mo sa Muni. Tugon nito sa kanya. Kaya mamayang gabi, may pupuntahan tayong event. Doon mo sila makikita. Kahit isuot mo itong binili kong damit para sa'yo ha. Pahayag ni Jason. Sabay abot niya nito sa dalaga. Wow, napakaganda naman ang dress na ito. Anong okasyon naman ang pupuntahan natin? Mukhang mayaman ata kayo eh. Kinakabahan tuloy ako. Basta, huwag kang kabahan. Wala namang masamang mangyayari sa'yo eh. Nandito lang naman ako palagi para sa'yo. Pagpapatatag ng binata sa dalaga. Binanggit niya naman kay Eunice ang venue ng kanilang pupuntahan. Kahit nagdadalawang isip, ay sumunod pa rin ito sa kanya. Sa mall ito, nagpunta kung saan gaganapin ang gig ng kanyang ama't ina. Magkasama kasi ito sa nabanggit na event. Pero syempre, hindi naman ipinagtapat ni Jason sa kanyang kaibigan na siya talaga si Timothy. Samantala, mula sa malayo ay natanaw ni Timothy si Eunice na sumipot na nga ito sa kanilang pinag-usapan. Suot na nito ang branded na dress na binili niya, kahit lutang na lutang ang kagandaan nito ng sandaling iyon. Kaya nga lang, palingali nga ito sa paligid, marahil ay may hinahanap siya. Panay pa nga ang dot-dot nito ng cellphone. Natatanggap niya naman ang text nito at nagtatanong kung nasaan siya sapagkat kanina pa raw ito naghihintay. Binabasa niya na lamang ito ngunit hindi siya nagre-reply. Napagpasya niya na mamaya na lang makipagkita rito. Hinintay niya na munang matapos ang concert ng parents niya bago siya lumantad sa entablado. Sa mga sandaling iyon, ay binalik niya na ang dating itsura ni Timothy
na makinis at walang balbas. Pinagtitilian tuloy siya ng mga kadalagahan nang magsimula na siyang kumanta. Kahit naman kasi hindi siya professional singer, ay marunong naman siyang umawit. Sa kakilala na rin kasi siya sa showbiz bilang isang freelancer. At ang kinakanta niya ng sandaling iyon ay ang Wherever You Will Go. Ito ay ang kanta ng The Calling. Dedicated niya ang awiting ito para kay Eunice. At sa katunayan nga niyan, habang nagpe-perform, ay panaka-naka siyang tumitingin sa dalaga. Mahalat ang kilig na kilig ito sa boses niya. Dahil dito, hindi niya na napigilan ang bumaba sa entablado para lapitan si Eunice. Iniabot niya ang kanyang kamay dito at hindi nagtagal ay kinuha naman iyon ng dalaga. Sabay silang umakyat sa stage habang patuloy na kumakanta si Timothy. Narinig pa nga niya na nagtanong ang dalaga kung siya raw ba si Jason. Tinignan niya na lamang ito habang siya ay nakangiti. Mababakas naman sa mga mata ng dalaga na nangingilid ang luha nito na marahil sa ligayang nararamdaman. Masayang-masaya rin naman si Timothy ng sandaling iyon. Para kasing panaginip lamang sa kanya na kasama sa stage ang babaeng minamahal niya at ngayon ay magkahawak pa sila ng kamay. Oo nga at matagal na rin may pagtingin si Timothy sa dalaga. Katunayan nga niyan, noong una niya itong nakita sa harapan ng simbahan habang ito ay nagtitinda ng kakanin, ay tinamaan na talaga kagad siya dito. Ewan ba niya kung bakit? Siguro ay nakita niya na noon ay sadyang kakaiba ang babaeng ito kumpara sa mga nakirelasyon niya noon. Pagkatapos ng gig, ay maraming nagpa-autograph sa kanya ng mga fans at nakipag-selfie pa. Dinudumog rin ng mga taga-suporta ang parents niya ng sandaling iyon. Habang naglalakad na sa exit sina Timothy at Eunice, Doña Carmen at si Don Julio, muling nagtanong ang dalaga sa kanya, "Ikaw ba talaga si Jason at nagpapanggap ka lang bilang isang simpleng tao?" "Oo, ako nga yun. Nagpanggap lang ako bilang Jason. Kaya ako yung kinuha dahil may pagtingin na ako sa iyo nang una pa lamang kitang makita at para subukan ka kung naiiba ka ba talaga sa mga babaeng nakarelasyon ko. Nagpanggap akong mahirap." "Well, mas nauna akong nag-disguise na ganoon ang sitwasyon ng buhay ko bago pa kita makilala. Ang goal ko kasi ay upang mahanap ang true love ko at mukhang ikaw na ngayon. Tanggap mo ako bilang isang mahirap na Jason na kargador lamang ang trabaho dahil inalagaan mo ko nang magkasakit ako at tinrinato ng tama. Ramdam ko ang pagmamalasakit mo nang walang hinihingi mo anumang kapalit. Gusto ko sanang manligaw sa Eunice eh. Ayoko kasing makulong lang tayo sa pagiging magkaibigan. Pwede ba kitang ligawan? At totoo bang may gusto ka rin sa akin? Nakita ko kasi ang litrato ni Timothy at pati na rin ni Jason sa ilalim ng unan. At alam kong sa iyon at pinadevelop ko ba? Mahalata sa inyo ng dalaga ang halo-halong emosyon. Nariyan na ang pagkagulat, pagkamangha at sobrang kilig. Ni hindi nga ito makasagot sa tanong niya at ang ginagawa na lamang nito ay ang yakapin siya ng mahigpit. "Nako kung ako sa iyo, iha. Sagutin mo na ang anak ko. Kahit gwapo yan, matagal na yung bigo sa pag-ibig. Sa iyo niya lang nakita ang pagiging kakaiba mo sa lahat. Nasa iyo na kasi ang mga katangian na gusto niya. Mabait, malalahanin, malaga, masipag at higit sa lahat ay napakaganda pa." Sambit ni Don Julio. "Tama ang sinabi ng asawa ko, iha. Nakikita ko naman na matino ka at responsable. Kitanggap ka namin kung sakaling kayo ang magkatuluyan." Sabat naman ni Doña Carmen habang ito ay nakangiti. Dahil dito ay napayakap si Eunice sa mag-asawang negosyante habang siya ay lumuluha. "Ikinararangal ko pong mayakap kayo dahil fan na fan niyo po ako noon pa man. At hindi ko akalain na sa personal ay makikita ko rin kayo sa wakas. Maraming salamat po Ma'am Carmen at Don Julio." Natawa naman si Doña Carmen habang tinatapik-tapik ang likod ng dalaga. "Oh, tama na yung pagluha mo, dear. Sayang lang ang ganda at makeup mo. Siya nga pala. Mukhang mapapadalas na ang pagkikita natin na kapag nagpakasal ka na sa anak ko." Nang makalabas na sila sa mall, sumakay na sila sa isang magarang van na pagmamay-ari ni Timothy at dumiretso sila sa tahanan nila. Namangha talaga ng labis itong si Eunice nang masilayan ang malamansyon nilang bahay. Nag-celebrate sila ng sandaling iyon, samantala hindi nagtagal. Matapos ang halos isang buwan na panligaw ni Timothy kay Eunice, sa wakas ay naging sila na nga. Ilang buwan lang rin ang lumipas ng pagiging magnobyo at nobya nila, ay sa bandang huli nagpakasal na rin sila.
na isa TV pa nga ang wedding ceremony nila, na para bang sila ang prinsipe at prinsesa sa Inglaterra na talaga namang magarbo ang kasal. Masaya at makulay ang selebrasyon. Ang mga imbitado sa kasal ay ang mga sikat na personalidad at mga negosyante tulad ng mga magulang Timothy. At syempre, hindi mawawala roon ang nanay ni Eunice na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari sa buhay ng kanyang anak. Kasama rin nila ang kapatid ni Eunice sa seremonya. Napagamot na rin nila Timothy ang biyanan na si Aling Susan sa iniinda nitong sakit sa tuhod. Samantalang ang kapatid naman ni Eunice ay napa-enroll na niya sa special school. Pinalaki niya na rin ang hanap buhay nilang mag-asawa at nagbukas ng panibagong branch sa ibang lugar. Grabe mahal, yung dating hinangaan ko na lalaki na nakikita ko lang minsan sa TV ay asawa ko na ngayon. Hindi pa rin ako makapaniwala at para pang nananaginip lang ako. Kaya pala dalawa yung nagugustuhan kong tao noon, si Timothy at si Jason, dahil iisa lang pala sila. Maraming salamat mahal ha, dahil dumating ka sa buhay ko at ngayon ay magkakaanak na tayo. Isa itong nag-uumapaw ng blessing sa buhay ko, nakangiting pahayag ni Eunice habang inaaplos-aplos ang maumbok niyang tiyan. At isang buwan na lamang ay manganganak na rin siya. Nagpapasalamat rin ako sa Diyos na ipinadala kanya sa akin habang nasa puntong madilim ang buhay ko. Ikaw ang nagpawi ng lahat ng hinanakit at lungkot ko noon. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa akin. Kaya mas nakikita ko ng malinaw ang kaligayahan. Natutunan ko rin sa buhay pag-ibig na maghintay lang sa tamang panahon at magdasal lamang sa Panginoon na sana'y matagpuan ang magiging kasama mo sa buhay. Na kahit sa ligaya at lungkot ay hindi ka iiwan. Hindi naman ako binigo ni God dahil nasa harapan ko na siya ngayon at ikaw yun mahal. Hinding-hindi ko kayo bababayaan ang anak natin. Pangako yan. Magsasama tayo ng maligaya at matiwasay habang buhay. At sabayan natin ang paglilingkod sa Diyos. Masayang wika ni Timothy at masuyong niyakap ang kanyang asawa.